Mga ka-showbiz, usap-usapan ngayon ang ilang hirit ni ang kaboggable phenomenal star Vice Ganda sa Thursday episode ng It's Showtime. Ito ay sa kabila ng mga isyong umiikot ngayon sa noontime viewing habit ng mga manonood. Kumakalat ngayon sa Twitter ang tila makahulog ang pahayag ni Vice tungkol sa pakikinig ng Showtime sa madlang people, tawag sa avid viewers. Naganap ito sa segment na Rampanalo, kunsaan patuloy sa pagpili ng rampa ang contestant. Ibig sabihin, pinaninindigan niya ang pinili niyang pagkakasunod-sunod ng kahon. Ang madlang people naman, rampalit ang isinisigaw at itinataas na placard. Ang tigas ng ulo mo, singit Vice. Pinapuputok mo ang panubigan ko. Nang gigigil ako sa'yo. Maging si Vice Ganda, rampalit ang sigaw. Subalit, nagmatigas ang contestant na panindigan ng kanyang desisyon. Sige, matigas ang ulo mo, buksan mo yan. Pagbukas nga ng kahon na hawak ni Zian, 20,000 pesos ang nakalagay kaya nabawasan ang kanyang pera na naging 28,000 pesos na lang. Sa dalawang huling kahon, muli siyang tinanong kung rampa o rampalit, ngunit hiningi muna ang payo ni Vice. Hayaan mo siya, matigas ang ulo, hayaan mong mapahamak. Binigyan ng idea, hindi pa nakinig. Panindigan mo yan, sa panahon na to, ang daming taong may maling desisyon. Ani Vice na ikinahiyaw naman ang madlang people at ikinareact ng host. Gusto niyong panindigan niyang desisyon niyo, tignan niyo, balang araw. Gusto niyo yan, o ay di sige, say pa ni Vice. Pagpapatuloy pa ng TV host, sige, sige, huwag kayong makinig sa madlang people. Ayaw niyong makinig sa madlang people, panindigan mo. Nang buksan nga ang kahong hawak ni Ogie, divided by 10 ang lumabas kaya 2,800 pesos na lang para sa kanya. Ayan, di ka nakinig sa madlang people, sundot pa ni Vice. Sa bandang dulo, nagrampalit na rin ang contestant. Tinanong muna ni Chang Ami Perez si Vice Ganda kung tama ba ang desisyon ng contestant. At least, habang hindi pa huli ang lahat, nakinig ka sa madlang people. Kultura natin yan sa Showtime. We always listen to the madlang people, diba? If you listen to the madlang people, you will never go wrong. Because the madlang people is the heart that will lead you to the right path. Ani Vice. Thank you madlang people. Segunda naman ni Bong Navarro. Para tuloy-tuloy ang happiness natin, ani Chang Ami. Yes, sambit pa ni Meme Vice. Ang huling kahon ay may times 3 kaya nag-uwi ang player ng 8,400 pesos. Bagamat patungkol naman sa laro ang kanyang mga sinabi, naniniwala ang mga netizen sa Twitter na may laman ang mga sundot ni jokes ni Vice, lalo na sa inaabang ang kapalaran ng It's Showtime sa TV5 ngayong lumipat na rito ang TVJ. Pwede rin daw parinig ito ng komedyante TV host sa Tate INC na nagpapaere pa rin ng noontime show gamit ang titulong Itbulaga. Kahit na maraming nagsasabing palitan na lang ito upang makamove on na rin ang lahat at makapagsimula na rin ang mga bagong host na ipinalit nila rito. May mga nagsabi naman baka nagkataon lang at may ibang pinatutungkulan si Vice. Dahil generally speaking ay applicable naman ito sa lahat kahit sa ibang sitwasyon.